So we know that they are now on the run, ano? Ang masasabi ko lang sa inyo, ito ha, surrender habang may time kayo. Okay? Kilala na namin kayo. We don't need to mention your names individually. May time pa. Surrender. Okay? Kung ayaw nyo sumurrender, okay, susunod kayo dun sa dalawa. Definitely. Especially if you fight it out with our law enforcers. Definitely. Hindi naman po kami papayag na maunahan kami ng mga to. Remember, for the last three incidents, kung makikita nyo yung CCTVs, these people are armed. They are armed with shotgun, 9mm, and Armalite. Makikita yan sa CCTV mismo. As a matter of fact, kung nakita nga ninyo, yung dalawa, during our verification, yung isang firearm is even licensed yata. Hindi lang namin alam, ha? Pero I think it's a licensed firearm. Just imagine, they were able to secure a licensed firearm. And then, gagamitin nila sa kalokohan. As of now, we have already identified the two identities ng mga suspects involved. Itong si alias Sarge, ang pangalan sa totoo nito ay si George Taparas. Okay. And itong si alias Cody is identified as Cayetano, Raquel Cayetano. Itong background ng mga ito ay mga protective agents. Ibig sabihin, sila ay nag-a-apply as security bodyguards ng mga PDPs. So, yan yung kanilang trabaho. Ang kanilang ginagwardyahan o binibigyan ng security ay mga Chinese nationals, particularly those who are working sa Pogo. So, ibig sabihin, ang iba rito ay mga kinala nila personally at yung iba rito ay kanila rin napaglingkuran. And considering that they are working in the Pogo, so most probably, alam nila yung in and out ng kanilang mga negosyo, lalong-lalo na when it comes to financial matters. So yun yung kanilang background. December, we have an incident somewhere in Paranaque wherein the house was robbed. Originally, yung victim ay kanilang kinidnap and dinala sa bahay, pinasok yung bahay, kinuha lahat yung valuable things nyo, particularly yung pera. So the first target ang nakuha nila doon is about 6 million. Cash. Philippine money. The second time around, again in Paranaque, 11 million naman. Okay. So again, through our monitoring, the same description, the same firearms, and again, just like the first group and the second group, all are wearing itong uniform po ng police. Kung nakikita nyo, itong uniform namin, ganito yung suot nila. Okay. The third time, that was May 7, ito lang, latest. Last month lang, ano? May 7, the same group again. Okay. Victimized the Chinese national again. Yung una nilang hit is 6 million, 11 million, itong last is 200 plus million. 145 million cash Philippine peso and almost $2 million cash. Yun yung latest na biktima. So again, this group perpetrated the crime. Okay.
Okay? So, yun yung mga info na nakuha namin. Okay? So, just sa... Noong una, hindi namin matumbok kung kaninong grupo talaga eh. Ang pagkaalam namin noong una nga is mga members talaga ng Philippine National Police. Nakasunod ng uniforme and yung iba ay nakaswat pa talaga. Now, bakit karo kilos police? Eh, alangan naman, these are trained security guards. Protective agents nga eh. Ito talaga yung trabaho ng mga yan. Talagang trained na napakaliit ng kanilang sweldo, they only earn about 50,000 a month. And syempre, pinagkatiwalaan na rin ng mga amo, pinagkatiwalaan na rin ng mga boss, eh, naging in and out na sila. Alam nila yung in and out ng bahay, ng kanilang mga sinesekuran. Most probably, alam din nila syempre kung magkano yung tinadala nilang pera. So, yun ang pinaka background nito mga tao. They are on the run. Okay? Ibig sabihin, nagtatago na, we have identified, although hindi namin sure yung pangalan talaga, but we have already identified at least 10 doon sa grupo. Kasi every time titira ito, pinakamababa nito, 8, 10. Yung latest was 12. Silang tumira. Okay, and what is worse dito is they try to befriend mo, kinakaibigan nila yung mga kasambahay ng amo. Aside from the protective agencies or agents na kanilang kaibigan, they try to befriend yung mismong kasambahay sa local bahay. For example, no, itong si protective A, liligawan na yung katulong o kung sino man sa kasambahay, or kakaibiganin niya yung mga drivers. O kahit sino doon. Basta anyone who is friendly doon sa mismong in and outs ng bahay. So yun yung isang mga talagang kinakaibigan nila. Wala pong Philippine National Police ID ko na nakikita. At saka yung sinasabi kong tsapa, hindi po ito tsapa ng police. Dinamin ko po ha, ito po ay tsapa ng security agency. Hindi ko lang masyadong naklaro kung ang kasing agency yun. Pwede naman kasing bilhin yung tsapa na yan anywhere. But it is not a Philippine National Police na tsapa. So, hindi yun. So, walang kinalaman yung PNP doon sa nakitang mga ebidensya doon sa ano. But, unfortunately lang, sabi ko nga, ulitin ko lang ulit, during the time of the incident, the actual incident, these guys are wearing maliciously uniforms of the PNP. Ganito na dito, yung suot ko ngayon. Ganito po yung suot nila. Okay, kaya nga kung makikita mo yung mga CCTVs ng pinangyarihan at those very moment, these guys are wearing uniform. Ito. Itong camouflage uniform. Some are even wearing yung SWAT uniform lang. Unang-una, galit na galit ako, ano? Dahil, siyempre, bilang tatay po ng NCRP, ayaw po natin na may nadadawit ng na uniformatong PNP, ano? Kasi unang-una, nung nakita ko ito, my first reaction is, siyempre, nagalit ako. Dahil akala ko, talagang members ng the Philippine National Police. The much more na itong mga taon to are just wearing the kasi alam mo, very malicious yung intent eh. Siyempre, kung ikaw yung mga hold-up na naman dyan, umasok ka in the guise of meron ka lang kunwari inspection eh. So, siyempre, yung mga tao na pinasok, akala nila is just an ordinary inspection, considering that yung mga pinasok ay mga foreign national. So, siyempre ako, bilang hawa ng NCRP, oh, I will never condone. Kahit PNP, kahit member pa yan, ng regular member pa yan ng PNP, we will never tolerate our people to such things. General, sinabi nyo kanina na they are now in the run. Ano na po ang ginagawa po natin ng ating mga authorities against them?
Well, sabi ko nga, itong mga taong to, alam ko kasi yung iba, hindi na namin makita yung ibang grupo. So, we know that they are now on the run, ano? Ang masasabi ko lang sa inyo, surrender habang may time kayo. Okay? Kilala na namin kayo. We don't need to mention your names individually. May time pa. Surrender. Okay? Kung ayaw nyo sumurrender, susunod kayo dun sa dalawa. Definitely. Especially if you fight it out with our law enforcers. Definitely. Hindi naman po kami papayag na maunahan kami ng mga to. Remember, for the last three incidents, kung makikita nyo yung CCTVs, these people are armed. They are armed with shotgun, 9mm, and Armalite. Makikita yan sa CCTV mismo. As a matter of fact, kung nakita nga ninyo, yung dalawa, during our verification, yung isang firearm doon is even licensed. Pero I think it's a licensed firearm. Just imagine, they were able to secure a licensed firearm. And then, gagamitin nila sa kalokohan. Karatig region lang ito. Okay? Karatig region lang. Ito na lang i-mention. Okay? Ito. So, what are you doing with the Karatig region? We are on follow-up on these people. Okay? Yung iba dyan, magkakapatid pa. Ha? Doon sa 12, may magkakapatid doon. Magkakapatid section. Okay? Sir, yung 12 na yon, ano yun? Bawas na yung dalawa? Bawas na yung dalawa, bali 10. 10 na lang. Okay. Doon sa 10, tatlo dyan magkakapatid. Tatlo magkakapatid. Kaya sabi ko sa inyo, identified po kayo. Ha? So, you can enjoy your loot there. Baka ngayon lang to natin book. Kasi marami na po tayong complaints before pa, even before my time. There's been so many complaints of kidnapping and robbery holdup held against Chinese nationals, particularly those who are working in Hong Kong. Okay? Kung NCR actually ang kanilang ang kanilang operation So, pero they are very particular dito sa area ng Paranaque, considering na nandyan yung malalaking areas wherein POPO are being operated. So, alam mo kasi yung iba rito, they do not deposit their cash sa bangko. They just bring with them or hide within their houses yung mga pera. Kaya ganun yung operation niya. Alam niyo, nung time na yon that they are about to stage another kidnapping and all that. Ang style kasi kaya sinabi natin kidnapping, kasi i-attack muna nila yung tao. And then kung makita nila na walang resistance, isasama na nila sa sariling bahay. Yun yung nangyari nung first incident. Kidnapin nila yung tao, isama nila sa bahay, then halubugin yung buong bahay. Kasi nga, walang resistance Walang security, walang anything. So, pasukin lang nila yung bahay. May time lang as galing ng director, itong grupo na to, nakahit ito 3 beses. Okay. So that was December, March, and yung last week. Na nasana na pre-empt na. Hindi namin nakuha kaagad yung identity. Itong pangatlong attempt lang namin nakuha yung exact identities. Alam mo, ganun talaga yan talagang tsamba na lang pagka sa first hit, makuha kita. Okay, pero alam mo, sabi ko nga, akala kasi nila, porque hindi na huli sa una, di ba? Actually, nag-focus kami talaga sa teleography, nag-focus kami talaga sa members ng Philippine National Police. Una. Okay, kasi nga, naka-inform okay, pero in fairness naman, it turned out naman, na walang involvement yung ating mga tao. Lahat ng 12 na to. Yes.